At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. Ang sanlibutan na batbat ng kadiliman ng kasalanan, tila baga walang inaantay na kawakasan. Kailangan natin silang dalhan ng katotohanan. Huwag nating ikahiya ang pangangaral ng Ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa ating kaligtasan. Inilunsad po namin ang programang Kapitulo Bersikulo upang maging kasanggan ninyo sa katotohanan. Kapag tumipid siya, may dating, may manana. Ang unang tanong ko ay... Ang akong pangutanang... The challenge is, willing ba kayo natanggalin sa religion ninyo si Ellen G. White and stand by the Bible alone? Kung gusto mo na magandang sagot, abay magtanong ka na magandang tanong. Sigaw ka pa ng sigaw, alam mo, tatagay mo pang isasigaw. Kung pag-uusapan ay doktrina, lahat ng tama ihayag at yung mali ibunyag. Hindi ka mahihirapang hanapin ang katotohanan kung Biblia lamang ang iyong pinagbabatayan. Kunting hakbang na lang, sabatista ka na. Magandang umaga at happy Sabbath po muli sa inyong lahat, mga minamahal po naming mga kapatid at mga kaibigan na patuloy pong sumusubaybay dito po sa ating pong programa sa Kapitulo Bersikulo at sa ating pagtalakay sa ating pong leksyon sa bawat sanlinggo na lumilipas, mga kapatid, at tayo ay talagang tunay na pinagpapala ng Panginoon sapagkat marami po tayong natututunan, lalo pang tumitibay ang ating pananampalataya. Kaya tayo po ay muli ay nag-aanyaya sa inyo na sa araw ng Sabat na ito ay sama-sama po nating pag-aaralan ang salita ng Panginoon. At salamat sa pagkakataon muli na makasama aking kapatid at kamanggagawa, Pastor Jaime Aventurado. Tayo po muna ay bumati sa ating pong manunood ngayon. Happy Sabat po mga kapatid. Maraming salamat po sa inyo pong pananalangin at sa pagsuporta po sa programang ito. Tunay po na madami po nakikinabang sa ganito pong mga programa, lalo higit sa paghahayag ng salita ng ating Panginoon, yung mga katotohanan. Kaya maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagsubaybay. Pinapasalamatan ko rin po yung aking mga kaibigan na patuloy po na sumusuporta rito, yung mga kaibigan ko dyan sa Tarlac. Sila po ay nanonood. At yun din po, siyempre ay aking pong binabati ng Happy Sabbath ang aking pong church na pinaglilingkuran ang Paranaque Center Church. Happy Sabbath po sa inyo. At sa ating mga kaibigan, mga tapan, na saan man po kayong sulok ng sanlibutan ito, Happy Amen. Sabbath po sa inyo. Amen, amen. Kaya papasalamat kami ng lubos dahil ang mga sumusuporta sa likod ng Kapitulo Bersikulo, Pastor Jaime, ay lagi nandyan sila para patuloy na may sulong ang gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng ganito pong ministeryo. At ngayon pong umaga ay dadako na tayo sa ating pong pag-aaral. Sapagkat ilang minuto lang po tayo ay kaya susulitin natin ang mga minuto na nailaan para po sa atin. At ngayon po ay ang pamagat ng ating paksa ay ang pag-asa ng bagong tipan. Kaya aalamin po natin yung pag-asa na tinutukoy ng bagong tipan at sapagkat alam po natin ang bagong tipan ay napakahalaga at ang Old Testament o lumang tipan ay hindi pwedeng paghiwalayin, Pastor Jaime, ano, na sapagkat marami po tayong makikita sa bagong tipan na tumutukoy sa tunay nating pag-asa o katuparan ng ating pag-asa mula sa ating Panginoon. At ating paksa ngayon ay related pa rin, Pastor Jaime, sa mayroon pa rin relasyon sa nakalipas na pag-aaral natin tungkol sa tagumpay ni Kristo laban sa kamatayan. Kaya ngayon pong umaga ay patuloy po nating ididiin ang kahalagahan ng kanyang tagumpay
At titingnan natin kung sino ang tunay na pag-asa na tinutukoy ng bagong tipan. At kapag sinabi natin sino, ito po ay person o persona, mga kapatid. At kung ano-ano ang mga pangako ng Diyos na makakatulong sa atin na magsisilbing pag-asa natin sa ating mga buhay. At ano-ano rin po yung mga bagay o mga pandaraya ng kaaway na sumisira sa katuruan ng ating Panginoon, lahat higit sa katuruan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus at sa kalagayan ng isang taong namatay na. Kaya ano kaya ang nagiging ang naghihintay na pag-asa po sa mga ganitong klase ng tao na namatay na ano kaya ang naghihintay para po sa kanila? At titingnan po natin ang talata po natin dito na dito ay matatagpuan sa Unang Juan kapitulo 5 talatang 11 hanggang 12. Ang sabi po ay ganito. At ito ang patotoo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Bago tayo magpatuloy sa ating pong pagtalakay, sa ating pong paksa ngayon pong umaga, hilingin natin si Pastor Jaime na tayo po ay pangunahan sa ating pong panalangin. Tayo po ay manalangin. Diyos po naming mahabagin sa lahat, marami pong salamat sa pagkakataong ito dahil mag-aaral po kami ng inyong pong salita. Nawa po Panginoon, isamahan po kami ng Banal na Espiritu habang tinatalakay po namin ang mga katotohanan tungkol po sa pag-asa at katuparan ng lumang tipan. At ito po ay nasa bagong tipan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. Mahagip po nawa namin Panginoon, ibig sabihin nito sa tulong po ng paggabay ng Banal na Espiritu sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Salamat Pastor Jaime sa iyong pag-uuna sa ating pong pananalangin. Tayo dadako na sa ating pong mga katanungan Pastor Jaime. Kaya maikling panahon lamang ito, ilang tatlong tanong lang at iyon ang mga tatalakayin natin at sasagutin natin ang mga katanungan ito. Kaya ano kaya o sino kaya, sino kaya ang tinutukoy ng bagong tipan na tinuturing po nating pag-asa, Pastor Jaime? Napakaganda po ng katanungan na yan. Very obvious naman po mga minamahal ko kapatid na ang tinutukoy po rito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Siya po yung pag-asa ng lumang tipan at siya na nga po yung bagong tipan. Ano po. Hindi po natin ito pwedeng paghiwalayin dahil siya po yung katuparan ng lumang tipan. Ano po. Kung atin po mabasahin po sa John 6 verse 33, ay meron po siyang sinasabi rito, sapagkat ang tinapay ng Diyos ay yaong bumabang mula sa langit at nagbigay buhay sa sanglibutan. Ayan. Kung ating mapapansin, Pastor, ay ito ay itinranslate sa ego limay. Ayan, tama ba? Ego imay, yung ako nga. Kung ating babasahin ito sa pagpapatuloy dito sa John 8, ito yung pagpapakilala ng ating Panginoon nang ipakilala ni Moses. Nung tinanong ni Moses ang ating Panginoon sa kung paano kita ipapakilala, yung ako nga, ano po. Kaya kung ating babasahin sa John 8 verse 56 patuloy, nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw at nakita niya at natuwa. Sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 5 taon at nakita mo si Abraham. Verse 58, sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipanganak si Abraham ay ako nga. Verse 59, sila nga'y nagsidampot ng mga bato upang ihagis sa kanya. Datapot, nagtago si Jesus at lumabas sa templo. Hindi nga matanggap ito ng mga pinuno ng yung mga marunong sa kautusan dahil nga ay inaangkin o kiniklaim ng ating Panginoon na siyang si ako nga. At sinasabi dito sa John 6 na siya yung tinapay ng buhay na bumaba mula sa langit. So sa madaling salita rito, Pastor, ay bago pa man si Abraham, ay nag-i-exist na.
itong ating Panginoon at siya yung katuparan ng lumang tipan, siya yung pag-asa ng lumang tipan na natupad sa bagong tipan, Pastor. Saan ba natin matatagpuan, Pastor Jaime, yung talata na sa Old Testament na bakit nabanggit yung ako nga? At ating ididiin kung, kasi minsan, Pastor Jaime, ay yung Diyos doon sa Old Testament at saka New Testament ay may mga kasabihan o mga nagsasabi na sila ay magkaiba, Pastor Jaime. Ating basahin ang Exodo. Exodo 3. Ito, Pastor. Basahin natin sa Exodo 3:14. Dahil halos makikita natin para sasabihin nila magkaiba, no, Pastor, no? Pero kapag babasahin mo, ikukonfirm yung talata, ay makikita natin na siyang si ako nga talaga. Sabi rito sa Exodo 3:14, ay ito pong ating mababasa. At sinabi ng Diyos kay Moses, akong yaong ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. Ayan, kung mapapasin natin sa pagkakatranslate dito, Pastor, ay in capital word ito, capital letter talaga, no? Na nagpapatunay lamang na tumutukoy ito sa divine attributes na Diyos yung kausap ni Moses ng mga panahon na yan, Pastor. Kaya makita natin dito, mga kapatid, yung nababanggit sa Old Testament na ako nga ay may relasyon sa Griego na ego aime, ang tawag po ang pagkabasa. Ito po ay related po sa pagkasabi na ako nga. Nakapag nababanggit ang ako at siya ay tinatukoy niya. Marami tayong nababasa sa New Testament na laging namemensyon ang ako nga. Pasensya po kasi yung aso eh. Ayan, tama yan, Pastor. Yung, eh, kahit yung, na yung marami tayong nababasa sa banal na kasulatan, ano, tungkol sa pagbabanggit ng ating Panginoong Jesus na kapag tinatanong siya, lagi niyang sinasabi, I am, I am. At makita nga natin dito, kahit sa John chapter 8, verse 58, na sinabi dito, sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipanganak si Abraham ay ako nga. Kaya yun po ay mga patunay na ang pre-existence ng ating Panginoon ay hindi lamang po, o kaya ito po ay sa Old Testament o bago pa itatag ang sanlibutan, mga kapatid, ay nag-i-exist na ang ating Panginoong Jesus. Kaya hindi natin masasabi, Pastor Jaime, na yung Diyos sa Old Testament at saka Diyos sa New Testament o bagong tipan ay magkaiba, sapagkat yung Diyos na lumalang doon sa Old Testament, mga kapatid, at nakipag-usap kay Moses at kay Abraham, mga kapatid, ano? Kasi mapapansin nyo, no? Alam mo, yung nature ng ating Panginoon sa kanyang pagsasalita, Pastor Jaime, may babasi natin sa New Testament, kasi yung kanyang mga pananalita, yung verily, verily, katotohanan, katotohanan. Kaya kapag ganun din sa Old Testament, Moses, Moses, Abraham, Abraham. Ganun yung nature ng Panginoon kapag siya po ay mayroong idinidiin o tinatawag ng mga tao. Kaya yung Diyos na nagsasabi na ako nga, na mismong nakausap ni Moses, mga kapatid, ay siya rin po yung nagsasalita sa New Testament na ako ang tinapay, ako ang pagkabuhay na maguli at ako ang buhay. Ay yun po ay patunayin, mga kapatid, na ipinapakita ng ating Panginoong Jesus. Though hindi niya directly nawan po, kasi kapag ipapakilala niya na siya mismo ay Diyos, ay talagang mapapadali ang kanyang kamatayan at pagdakip sa kanya. Kaya tinitingnan natin dito, mga kapatid, ang Panginoong Diyos ay binibigyan niya ang kanyang makausap na mag-isip na mag-aral yung mga pinagpag-aralan nila tungkol sa banal na kasulatan na ang hawak pa nila noon ay Old Testament, yung Torah at saka mga sulat ng mga propeta, mga kapatid, ay ito ay bahagi ng pagtuturo ng ating Panginoon na magsaliksik sila at titingnan nila kung ano ay yung
relasyon ng mga bagay na ito sa mga binabanggit ng ating Panginoong Hesus at sa pagbanggit niya na ego I may or ako nga or yung ako ang tinapay, ako ang pagkabuhay na maguli, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay, ay yun po ay pinapakita ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid, na sa New Testament ay siya po ang lahat ng katuparan ng lahat ng mga binabanggit ng banal na kasulatan. Kaya ang bagong tipan ay makikita po natin dito, mga kapatid, na ang ating tanging pag-asa at tinutukoy na tangi po natin pag-asa sa ating mga buhay ay ang ating Panginoong Hesus. Kaya yung mga propesiya ng kanyang kamatayan at kanyang pagkabuhay na maguli ay yun po ay mga katotohanan, mga kapatid, na nagpapatunay na ang Diyos ay talagang siya yung nagpanukala o katuparan ng panukala ng kaligtasan para sa sangkatauhan, mga kapatid. Kaya kung tatanungin natin kung sino ang pag-asa natin na tinutukoy ng Biblia o bagong tipan, mga kapatid, ay ang ating walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus na dapat nating tanggapin, sampalatayanan, at tayo ay manatili sa Kanya, mga kapatid, bilang ating Panginoong Diyos. At ngayon, pangalawa na tanong, Pastor Jaime, ano-ano ang mga pangako ni Hesus sa bagong tipan na nagbibigay sa atin ng kaaliwan at pag-asa natin sa buhay? Yan, napakaganda yan, Pastor, yung pangako ng ating Panginoon na mapag-uubutan natin ng pag-asa dahil ito ay malaking ambag sa ating buhay ngayon dahil nga itong buhay na ginagalawan natin ay walang kapag-asa. Makita po natin kaliwat kanan, hindi yan yung mga trahedya, maraming namamatay, may mga pagkakasakit. Kaya yung mga pangako ng ating Panginoon sa mga nagbabasa ng Bible ay isa itong malaking pag-asa sa atin dahil bagamat ang tao ay mamatay, meron silang pag-asa katulad na lamang nung ipinangako ng ating Panginoon na merong tinatawag na second coming, Pastor. Yung ikalawang pagparito niya na ang daming magaganap sa mga bagay na yan sa ikalawang pagparito. Pero ang napakagandang talata niyan ay yung masusumpungan natin dito sa maraming na kami memorize nito, yung John 14:1-3 na let not your heart be troubled. Sabi na ating Panginoon, you believe in God, you believe also in me. In my Father's house are many mansions. So sa madaling salita ay ipinaghahanda tayo ng ating Panginoon. Kaya kung ating babasahin sa verse 3 sa Tagalog, at kung ako'y pumaroon at kayo may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumaon. Mm-hmm. Kaya kung ating gugunitain lamang yung talata, gustong-gusto talaga tayong kasama ng ating Panginoon ng punong-puno ng kaligayahan. Ngunit yung kasalanan lang yung nagpapahiwalay sa atin at sa ating Panginoon. Pero gusto ng ating Panginoon kung saan siya, nandoon din tayo, Pastor. At ang dami pa, katulad na lamang nung sinabi ng ating Panginoon yung dito sa John 11 na siya yung pagkabuhay na mag-uli. Okay? At ang buhay, but nice ko pong basahin sa inyo. Sinabi niya rito sa John 11 verse 26 to 27, at ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, verse 25, sinabi sa kanya ni Jesus, ang ako ang pagkabuhay na mag-uli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya ay mamatay, gayon may mabubuhay siya. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamatay magpakailanman. Sinasampalatayanan mo ba ga ito? So ito yung mga pangako ng ating Panginoon, yung resurrection, yung pagkabuhay na mag-uli, yung eternal life na kung saan na inaasam-asam natin. Lalong higit noon pag tayo ay nandito sa mundong ibabaw na ito, Pastor. Kaya makikita natin, mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus ay may mga pangako na talagang makapagbibigay sa atin ng pag-asa natin sa ating mga buhay. Dahil napakaraming sources ng kalungkutan ng tao or depression or stress ng tao. Pero ang Panginoon ay talagang hindi tayo pinapababayaan. At bilang katuparan ng mga hula sa Old Testament ay ipinakita niya sa New Testament, mga kapatid, na talagang yung mga pangako ng Panginoon ay totoo
At mismo ang ating Panginoong Hesus ay siya na po ay nagkatawang tao upang mahayag lamang o mapagtibay ang lahat ng mga bagay na ito tungkol sa pamuling pagbabalik ng ating Panginoon. Bagamat mayroong mga hula na si Enoch at sina marami pang mga propeta na tumutukoy sa muling pagbabalik ng Panginoon, pero ang Panginoong Hesus ay bumaba at nagkatawang tao pa rin po upang pagtibayin o idiin ang mga katuruang ito na isang o mga pangako ng Panginoon na makapagbibigay sa atin ng pag-asa natin sa ating mga buhay. Kung tayo naghihirap ngayon, ay balang araw, pagdating ng Panginoon, matatapos na ang ating paghihirap sapagkat pagdating po niya ay matatapos na lahat ng kahirapan ng tao. At tayo ay magkakaroon na po ng buhay na walang hanggan. Kung mayroon naman tayong mga mahal sa buhay na namatay, ay mayroon din pagkabuhay na maguli sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Kaya kailan lang ay talagang kami ng mga may kamag-anak kami na namatay, Pastor Jaime, hindi ko rin akalain na yun ay nung bata ako ay talagang yun ay nakakalaro ko, pero ako ay nalulungkot din kahit na alam mo may kahit na mayroon tayong pinanghahawakang pag-asa, pero minsan talagang nature ng tao na mapapaiyak ka rin. Hindi mo maiwasan sapagkat dahil ganun ang karanasan natin dito sa lupa, mga kapatid. Pero ang advantage lang sa atin, meron tayong Panginoong Hesus na nangako sa atin na buhay na buhay at sariwang sariwa ang pangako niya na yung nabanggit mo, Pastor Jaime, na muling babalik ang ating Panginoon. At kung ano ba ang mangyayari, Pastor Jaime, kung babalik ang Panginoon at kung mabubuhay na maguli ang mga tao na namatay kay Kristo, ano ba ang sinasabi ni Apostol Pablo, Pastor Jaime, tungkol po sa bagay na ito? Yan, Pastor, ay may sinasabi diyan si Apostol Pablo, lalo higit yung nakalagay po sa 1 Thessalonica 4, ano po, ang talata po ay 14, dito na tayo sa 14 patuloy. Sabi rito, sapagkat kung tayo'y nagsisimpalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang mga natutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo, sa isang salita ng Panginoon na tayong mga bubuhay na nangatitira, hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mauna sa anumang paraan sa nangatutulog. O sa madaling salita, sa pagparito pala ng ating Panginoon, Pastor, sinasabi ng talata, hindi lahat patay. May mga buhay din siyang daratnan, ano? Kaya, pero sabi dito sa verse 16, sapagkat ang Panginoon din ang babbang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo, glorious nga ito eh. Yung mga nangamatay kay Kristo ay mga bubuhay na mag-uli. Ayan. Kung magkagayoy tayo yung mga nangabubuhay na natira ay agawin kasama nila sa mga lapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito isa sa Panginoon tayo mga pakailanman. So, ang magaganap dito, Pastor, syempre hindi naman lahat ng mga tao ay mamamatay bago dumating ang ating Panginoon. Malinaw sa talata na meron siyang darat ng buhay. At sa pagparito niya, yung mga nangamatay kay Kristo, yung may pananampalataya, sabi mo nga, Pastor, kanina, yung mga magulang mo, kaya yung may kamag-anak ka na namatay, ay maaaring siya ay namatay kay Kristo. Sabi sa talata, sila'y muling mabubuhay. At may sinasabi, Pastor, ang revelation na sa pagdating ng ating Panginoon ay yung mga masasama ay sila'y mamamatay. Dahil, di ba, sabi nga, ay mas maigipan, natabunan sila ng bato kaysa makita nila yung dumarating. Yan yung mangyayari sa mga buhay na masasama, mamamatay sila. Kaya napakaganda ng pangyayari na ito dahil yung mga nangamatay kay Kristo, dalawa lang naman yan eh. Pastor eh, pare-pareho lang naman tayo ng kinakain ng mga masasama, yung mga hindi pinipili si Kristo, pare-pareho tayo nabubuhay. May kinakain, kumakain sila, kumakain din tayo. Maaring nag-aasawa sila, nag-aasawa din tayo. Ang pagkakaiba lang, nananalangin tayo, maaaring hindi na sila, nagsisimba tayo, sila hindi, nagbabasa tayo ng Bible, maaaring hindi sila. Pero ang pagkakaiba, pagdating ng Panginoon, tayo ay kasama ng ating Panginoon. Ano rin, Pastor Jaime, ang binabanggit ni Apostol Pablo, kapag tayo ay nakasama sa pagkabuhay na maguli,
ay ano ang mangyayari sa ating katawan na ito na nagkakasakit? Pastor Jaime. Yung sinasabi ng sa unang Korinto, ano, 15, na kung saan ay sa isang kisap mata, itong ating may kasarian ay mapapalitan ano po ng ng walang kasiraan. Basahin na lamang po natin sa unang Korinto 15:52 at patuloy. Sabi rito, narito ay sinasaysay ko sa inyo isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay nangatutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Okay? Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sa pagkatutulog ng pakakak, at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli, na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis na walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis na walang kamatayan. Yan, Pastor, mababago tayo. Kung tayo may kapansanan, kung tayo ay bulag o kaya pipi, ay makakaroon tayo ng mata at makakapagsalita tayo. Malinaw na sinasabi po yan ng banal na kasulatan, Pastor. Yan po ay napakahalagang pangako na mangyayari sa atin sa bagong tipan. O magiging karanasan natin na kung tayo ay makakasama sa muling pagbabalik ng Panginoon, ay yan po ay mangyayari na isang hiwaga na pagkakalarawan ni Apostol Pablo sa bagay na iyan. Kasi parang imposible sa tao na maging yung katawan na nasisira ay mabibihisan ng walang kasiraan, na yung namamatay ay mabubuhay na maguli, at yung may mga kapansanan ay maging wala nang kasiraan. At makikita natin, mga kapatid, ay ito ay sa isang tisap mata lamang. Yung pagpapagaling nga lang, Pastor Jaime, ng sakit minsan ay matagal ang paghilom. Pero ito, isang kisap mata lamang, pagtunog ng trompeta, mga kapatid, ay mababago na agad yung katawan natin na nasisira sa katawan na hindi na po nasisira. Yung may buhay na walang hanggan, mga kapatid. Mag-glorify tayo, magiging maluwalhati ang ating katawan, mga kapatid. At ito yung talagang pwede natin panghawakan, mga kapatid, na sa kabila ng kamatayan na naranasan natin sa buhay na ito, ay meron pang naghihintay sa ating hinaharap, na kung tayo ay magpapasakop lamang at mananatili sa ating Panginoon, o pagtitiwalaan natin yung pag-asa natin, yung nangako sa atin, unang-una ang ating Panginoong Jesus. Kaya kapag tinanggap natin si Kristo, Pastor Jaime, ay ang assurance, okay? Assurance na buhay na walang hanggan ay ating makakamtan. Ibibigay ng Panginoon 'yon. Guaranteed 'yon. May garantiya o tiyak na ibibigay ng Panginoong Diyos 'yung assurance, mga kapatid. Pero mamamatay pa rin tayo ng natural na kamatayan sa lupa, mga kapatid. Pero tayo ay mayroong assurance na sa muling pagbabalik ng Panginoon, ay kung tayo na natili sa Panginoong Diyos hanggang sa ating kamatayan, ay tayo magkakamit ng buhay na walang hanggan. Kaya yung physical natin na anyo ngayon na nagkakasakit ay mabibihisan na po ng wala na pong kasiraan. Kaya kailangan yung assurance na iyon na tinanggap natin kay Kristo na ating Panginoong Jesus, ay dapat manatili tayo sa Kanya. Kaya sabi nga, yung kinaroroonan ng anak ng Diyos ay yung nasa Kanya ang buhay na walang hanggan. Kaya kailangan, pag tinanggap mo si Kristo, ay dapat manatili tayo sa Kanya habang tayo nabubuhay. Hindi yung tinanggap mo ngayon, bukas o sa isang buwan o sa sunod na taon, ay hindi na tayo mananatili o hihiwalay na tayo sa pananampalataya dahil sa discouragement, sa mga disappointment, dahil sa mga problema natin sa buhay. Bakit nung ako ay nag-adventist o nanampalataya sa Panginoon, ay mas mabigat pa ang mga problema ang dumating sa akin, kaya humiwalay na tayo. Pero mga kapatid, tingnan natin ang kahalagahan ng pananatili sa ating Panginoon. Para yung katuparan ng assurance na iyon na buhay na walang hanggan ay mapapasa atin balang araw sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya yun ay mahalaga sa atin. At ngayon, ano naman yung mga kuro-kuro o teorya, Pastor Jaime, na
makikita natin na ito ay hindi kasang-ayon sa katuruan ng banal na kasulatan. Tayo ay mayroon na lamang 9 minutes, Pastor Jaime, na para tapusin ang ating leksyon. Bibilisan natin ito, Pastor, yung pagpapaliwanag na ito. Siyempre, kung maganda yung pag-asa na ibigay sa atin ng ating Panginoon, na may pag-asa sa kabila ng kamatayan, ay gagawa rin ng paraan si Satanas upang ito ay i-twist, ano, para i-distort yung katotohanan. Pastor, tinatawag natin secret rapture. Mm-hmm. Yung para pabulaanan yung pagparito ng ating Panginoon, na para pag hindi na paparito ang ating Panginoon dahil meron ng may mga nawawala na. Ayan, secret na yung kanyang... Habang nagdadrive ka rin, Pastor Jaime, ay bigla ka nang nawala. So may mga ganun, katuruan ng mga kapatid natin, ng mga Kristiyano, ibang mga turo. Pero yun ay isang questionable yun sa Biblia, mga kapatid. Sapagkat sa Revelation chapter 1, verse 7, okay, ay ang binabanggit po doon, mga kapatid, na kung babasahin natin, pakibasa nga, Pastor Jaime, Revelation chapter 1, verse 7. Okay. Sabi rito ay sa pahayag 1 verse 7, napakaganda po nito. Sabi rito ay, narito siyang pumaparitong nasa mga lapaap at makikita siya ng bawat mata at nagsiulos sa kanya. At ang lahat ng mga angkan sa lupa ay nagsistanghoy dahil sa kanya. Gayon din siya nawa. Ayan. Makikita raw siya ng maraming, ng lahat ng mata, Pastor. Oh, parang imposible, Pastor Jaime, no? Sa muling pagbabalik ng Panginoon, na lahat ng mga tao na nabubuhay sa panahon na iyan ay makikita ang pagdating ng ating Panginoon. Isang malakas na natinig, sigaw, trompeta, mayayanig ang sanlibutan, kaya hindi pwedeng masabi na sikreto ang muling pagbabalik o pagsalubong natin sa Panginoon sa alapaap. At maging ano pa ba yung parang mga pandaraya ng kaaway, Pastor Jaime, na sinisira ang katuruan ng ating Panginoong Hesus. Na siya, marami yan. Actually, marami yan, Pastor, eh. Diba, tatlo nga yan yung tinatawag natin na wala na raw pagkabuhay na maguli, katulad nung pinapaniwalaan ko, at saka yung immortality of the soul. Pero may talata sila dyan, Pastor, dito sa, bago natin, ano yan, sa maikling pagpapaliwanag na, baka kasi yung ating mga kapatid ay ma-encounter ito, yung talata ng secret rapture. Pero kung babasahin natin ng Bible, hindi tayo malilito. Sabi rito sa Lucas 17:34, sinabi ko sa inyo, sa gabing yaon, ang dalawang lalaki ang sasa isang higaan at isa'y kukunin at isa'y iiwan. Ayan, parang secret rapture nga talaga, no? Makakasamang gigilingin ang dalawang babae, kukunin ng isa at ang isa'y iiwan. Parang secret rapture, may iwan at merong kukunin. Pero kung babasahin natin yung verse 37, at pagsagot nila, sinabi sa kanya, saan Panginoon? At sinabi niya sa kanila, kung nasaan naroon ang bangkay, ay doon din naman ang pagkakatipon ng mga uwak. Kaya malabong secret rapture ito, Pastor. Di ba? Ang secret rapture. Yan ay ilustrasyon lamang ng mangyayari sa mga darating pagdating ng ating Panginoon. Kapag sinabing pagkabuli, ay ilustrasyon lamang po yan na mangyayari sa pagdating ng Panginoon, na mayroong kukunin ng Panginoong Diyos sa langit at may maiiwan. Pero hindi po yan sikreto, mga kapatid. Sapagkat sabi nga natin kanina, sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, makakarinig tayo ng sigaw ng trompeta. Ito ay talagang pangsanlibutan na pangyayari o event balang araw. Kaya pati yung ito yung isa pa na kan natin, Pastor Jaime, na gusto nating idiin. Yung actually ito ay related din last time na pag-aaral natin, yung immortality of the soul. At yan po ay isa sa mga taliwas sa turo ng Biblia. Ever since naman, sinasabi pa noon sa Garden of Eden ay kay Eva, yung serpent o yung diablo, ay kapag kinain mo, hindi ka mamamatay. Pero ang Panginoong Diyos sabi niya ay mamamatay ka. Kaya ngayon ay ang mga turo ngayon sa immortality of the soul ay maraming mga Kristiyano ang naniniwala dito na talagang yung mga mahal sa buhay ay nandyan lang yung kaluluwa. Pero ang sinasabi ng Biblia, ang kaluluwa tayo, yung tayo, yung buhay ng kaluluwa. Kasi kung mapapansin natin, Pastor Jaime, kapag ganun ang paniniwala na tinuturo ng Biblia, ay bakit pa darating ang ating Panginoon? O bakit pa nabuhay na maguli ang ating Panginoong Jesus kung wala rin naman ganun? So kung, di ba? Kaya ito yung mga pakiisip-isipin natin na
parang turo ng Biblia na may babahagi natin sa mga kapatid natin na talagang magsaliksikin natin ang mga bagay na ito, mga kapatid, kung ito ba ay sang-ayon sa kalooban ng Diyos o hindi, o sa turo ng Panginoon, turo ng Biblia. Kapag sinabi ng Biblia, ay doon tayo titindig at tayo ay sasampalatayan natin ang mga pag-asang ito. Kaya ang pag-asa natin, ay na kay Kristo, ay manatili kay Kristo. At yung mga pangako niya, para makamtan natin, mga kapatid, ay dapat tayong manatili kay Kristo, mga kapatid. Kaya yun lang yung makikita natin na reflection natin, Pastor Jaime. Sa maikling panahon, bibigyan kita ng panahon, Pastor Jaime, na reflection mo sa ating leksyon. Ang reflection ko dito, Pastor, ay habang naghihintay tayo sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon, siya lamang yung ating pagtiwalaan. Siyempre, parang di tayo maligaw, magbasa tayo ng Bible. Yan, Pastor, napakaganda nito sa ating buhay. Yeah. Ini-encourage namin sa ating mga kaibigan, sa ating mga mahal sa buhay, at tayo na baka mamaya may nagdadalawang isip pa sa atin na kahit tayo Adventist na, nagdadalawang isip o pinagdududahan natin ang katuruan ito, mga kapatid. So, mga kapatid, tayo ay natunghen natin ang ating tanging pag-asa sa ating mga buhay na masusumpungan natin sa bagong tipan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya tayo ay manatili sa Kanya, sapagkat ang mga tao na kinaroroonan ng ating Panginoong Hesus o nananampalataya sa ating Panginoong Hesus, mga kapatid, pinanghahawakan natin ang buhay natin ay nasa kay Kristo na ating Panginoon, ay tiyak na magagarantiya natin, mga kapatid, na mayroong naghihintay na buhay na walang hanggan sa hinaharap para sa atin. Kaya mga kapatid, idalangin natin na sa tulong ng Banal na Espiritu tayo ay maging tapat at makapanatili sa pananampalatayang ito kay Kristo na ating Panginoong Hesus hanggang sa Kanyang muling pagbabalik. Tayo ay manalangin. Dakila po namin Diyos sa oras pong ito, Panginoong Diyos, ay nagpapasalamat po kami ng lubos. Nakilala po namin ang aming Panginoong Hesus na aming Diyos at tagapagligtas. O Panginoon, salamat sa inyo pong mga pangako na buhay na walang hanggan at pagkabuhay na maguli. Salamat sa inyo pong panukala para sa aming kaligtasan, bagamat kami po ay nahulog sa kasalanan. Kami po, Panginoon, ay inyo pong binigyan ng pag-asa mula sa aming Panginoong Hesus. O Panginoon, dahil sa Kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli, ito po ay napagandang katotohanan, Panginoong Diyos, na panghawakan namin habang kami po ay nabubuhay sa mundong ito na naghihintay sa muling pagbabalik ng aming Panginoong Hesus. Umaasa po kami, Panginoon, na sa araw na iyon, kung sakaling darating man ang kamatayan sa aming mga buhay, kami po nawa ay isa sa mga bubuhay na maguli at mabibihisan ng buhay na walang hanggan. O Panginoon, salamat ng marami sa katiyakan na iyong diringgin ang aming panalangin, at ang patuloy na pagpapala at pag-iingat sa basa sa amin ay aming pong maranasan. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, amen, amen, amen. Maraming salamat po sa inyo pong lahat, mga kapatid. Salamat, Pastor Jaime. At ito po muli ang inyo pong lingkod, Pastor Emerson Sanchez, at kasama si Pastor Jaime Aventurado, na nagsisabi sa inyo na tayo po nawa lahat ay lumago kay Kristo sa tulong po ng Banal na Espiritu. Happy Sabbath at God bless po sa inyo pong lahat. Huwag po kayong aalis, tayo magpapatuloy sa ating pong ikalawang serbisyo, sa ating pong pagsamba sa ating Panginoon.
ang tanong ko po ay ito. Ang tanong ko po, ang akong pangutanam. Mabuhay ang kapitulo versikulo! Sabat po mga kapatid, kamusta na po kayo? Masaya po ako na makasama kayo sa pagsambang. Dahil yung ganitong pagkakataon mga kapatid ay isa pong pribilehiyo dahil mag-aaral po tayo ng kanyang pong salita. Kamusta nga po pala yung inyong pong isang linggo na pakikipagbaka, ano po, kapakalalim ng term, pakikipagbaka sa buhay na. Kaya ako naman po nasabi yung pakikipagbaka eh, dahil nga po naghihintay tayo sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Pero di naman po lingid sa ating kaisipan na tayo po ay nasa pagitan ng dalawang puwersa. Ano po? Tayo po ay nasa great controversy. Ayan. Pero kapag nararanasan po natin yung pag-iingat ng ating Panginoon, ay maaari tayong maging masaya. Kaya dapat natin ipagpasalamat yan. Naranasan niyo po ba na kayo iningatan, protektahan ng ating Panginoon mula sa pagkakasakit, o di naman kaya ay sa sakuna, o sa ating mga finances na para bang nagawa mo yung bagay na yon na hindi ka makapaniwala. Pero alam mo naman na tayo'y tinutulungan ng ating Panginoon. Yan yung mga bagay na dapat ating ipagpasalamat. Kaya ibalik po natin ang papuri sa ating Panginoon. At ang panahon na yan ay ngayon. Ito pong panahon na ito, ang pinaka-best moment na magkakaroon po tayo ng quality time, lalong higit sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon.
Well, kaya kaibigan ko, kung ikaw man ay napadaan lamang, ay aaring manatili ka hanggang sa huli. Dahil napakaganda ng ating pag-aaralan ngayon at ito ay may kinalaman sa kung ano yung nangyayari sa buhay mo. Baka naman, hindi ka makatulog sa di maipaliwanag na kadahilanan. Masakit yung iyong ulo, masakit yung iyong kasukasukan. Ang daming masakit sa iyo. Baka naman hindi physical injury siya. Baka stress siya o depression. Dahil may kilalaman sa bagay na yan ang ating pag-aaralan. Kaya mga kaibigan ko, mga kapatid, i-share po natin ito. Itong ating pong pag-aaral na ito na sa ganun ay marami pong makinabang. Pero bago po tayo pumalaot sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Dakila po namin Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Dahil mag-aaral po kami ng inyong pong salita. Mangyari po nawa na kami po ay inyong pong gabayan. Ang inyong pong Holy Spirit ang siyang mag-guide sa amin upang maunawaan po namin ang inyong pong mga salita. At kami po ay mailayo sa lahat ng mga distraction upang hindi po namin mapakinggan ang mga katotohanan sa inyong pong salita na makapagbibigay pag-asa sa amin. At mangyari po na magkaroon ng kapangyarihan ang pag-aaral namin na ito, bagamat ito po ay online. Bigyan niyo po ito ng power, Panginoon. At ito po ay aming idinadalangin sa kapangyarihan, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga minamahal po, kapatid. Saya po ako na talakayin sa inyo po ang ating pong pag-aaralan ngayon. Dahil di naman po lingid sa ating isipan na tayo po ay binubuo ng apat na aspeto. Sa iba ay lima. Dahil meron tayong tinatawag na physical aspect. Okay? Meron tayong tinatawag na mental aspect. Pero damay na rin dyan yung emotional aspect. Pero pinaghihiwalay nila yan, yung bagay na yan. Pero halos related siya sa isa't isa. At meron tayong tinatawag na social aspect o yung paikisalamuha sa ating kapwa. At ang pinaka mahalaga sa lahat, ang spiritual aspect. Kaya ako naman nasabing mahalaga yan sa lahat. Dahil mawala na tayo, kaya magkaroon tayo ng depekto sa apat na aspeto na ito. Pero kung malakas tayo sa spiritual aspect at kung nagbabasa tayo ng Bible, malalaman mo na napakahalaga ng spiritual aspect dahil matatabunan niyang lahat, kaya niyang tugunan ang lahat ng yan kung malakas tayo sa ating spiritual aspect. Pero, alam niyo po ba na ang lahat ng yan ay may kinalang sa kung ano ang iyong iniisip ngayon? Dahil ang pag-aaralan natin ngayon ay ang kalusugan ay pawang nasa isip. Ito po ay hango sa booklet na The Power of Hope. Kaya ito po ay review na lamang sa mga ilan na nakabasa ng booklet na ito. Ngunit, meron po tayong mga emphasis na kung saan ay napakaganda sa pag-aaral natin na ito. Kaya samahan niyo po ako hanggang sa huli. Meron pong mga illustration dito, katulad na lamang ni Paul, na maaring karanasan mo rin, kaibigan ko. Ito po si Paul. Si Paul po ay maghapong nagtatrabaho, punong-puno siya ng problema na dapat lutasin, at napakarami niyang email na dapat o tawag na dapat nasagutin, at gustong-gusto niya nang makauwi. At nung time niya na para umuwi, eh, hindi niya naman mapigilan yung trapiko. Okay, lalong higit dito sa EDSA, no? Sakit sa ulo yung trapiko, ano? Itong si Paul ay ganyan po yung kanyang karanasan na masakit ang kanyang ulo dahil sa traffic. Gusto niya nang magpahinga. At pag-uwi niya sa bahay, dahil nga sa pagod siya, ay hindi niya nanapasin yung kanyang anak na naglalaro sa sahig, yung kanyang asawa na naghihintay sa kanya kahit gabi na, ay dumiretso sa sopa, hinubad ang kanyang sapatos, isunod yung kanyang medyas, naligo ng kaunti at siya ay dumiretso na rin sa kapagkainan at hinihintay na siya ay pagsandukan ng kanyang asawa. Ngunit habang sinasandukan siya ng kanyang asawa, sinabi sa kanya ng asawa na si Sylvia, Paul, tumawag pala yung iyong ina
Sabi niya, kailan ba natin siya dadalawin? Sabi ni Paul, hindi na, parang hirap mangyari yan. Alam mo naman, Sylvia, na ang dami nating dapat bayaran. At siyempre, yung aking amo, hindi ako papayagan na magkaroon ng leave. Dahil parang itong amo ko na ito ay ayaw talaga akong tantanan. Minamaximize niya yung aking trabaho na para bagang malulugi yung kampanya. Ay, ang daming problema sa opisina. At maya-maya, habang ipinapaliwanag niya ito, lumapit yung kanyang anak na merong inaabot. Pero dahil sa kanyang nararamdaman, saktang ulo, dami niyang problema, sabi niya sa kanyang anak, anak, sa susunod na lang ha, wala pa akong time para dyan. At dahil sa sama, para bang na-disappoint sa kanyang anak, ay inilagay na lamang sa bulsa ng kanyang suot ang inaabot ng kanyang anak. At na-disappoint din si Sylvia. Ang sabi ni Sylvia, Paul, alam ba yung ginagawa? Wala ka ng time sa amin. Ngunit ang sagot ni Paul, paano ako makakatime? Ay ang dami kong ang bayarin. Ang daming problema sa opisina. Kaya Sylvia, tama na, please. Ang dami ko lang ang problema sa opisina, pati ba naman dito sa bahay ay problema pa rin. Hanggang si Paul ay nawala na ng gana, hindi na siya nakakain, nagpahinga na lamang. Nakaka-relate ka ba, kaibigan ko, sa problema ni Paul? O sa sitwasyon ni Paul? Katulad ka ba ni Paul na wala kang time? Daming bayarin? Daming problema. Mahirap pakisamahan ng boss. At katulad ka rin ba ni Sylvia na nasa bahay lamang? Dahil kaya ka nasa bahay lamang dahil gusto mong tutukan yung iyong anak o meron kang physical problem. Ha? Kasi si Sylvia po ay hindi maganda ang kanyang kalusugan. At nasasaktan siya. Katulad na lamang ang sinabi ni Paul sa kanya na problema na nga sa opisina, problema pa dito sa bahay. Nakaririnig siya ng di magandang pananalita mula sa kanya. Asawa. At syempre, nagiging emotional na rin siya, galit na rin siya. Gayan ba ang iyong karanasan? Samantalang si Paul ay nawalan siya ng control, nawalan na rin siya ng ganang kumain. Gusto niya nang magpahinga. At hindi siya makalaya sa ganyang buhay na para bagang siya ay nasa black hole na wala siyang lalabasan. Ganyan ba ang buhay niya? Nararanasan mo ba ang kalagayan ni Paul na maraming responsibilidad at hindi kayang harapin ang napakaraming bagay ng sabay-sabay? Nadadama mo ba na para bang gusto mo nang sumuko at tumaka sa isang lugar na walang tao? O kaya naman ay maswerte ka kapag ka ang mga araw mo ay lumilipas na tahimik at walang kamalasan, ano? Pero alam mo ba na napakaraming mga tao, milyon-milyong tao ang nagdurusa sa mga epekto ng pag-aalala, pagkapagod at depresyon. Lalo na kapag ka, nagiging karaniwan na ito sa araw-araw na kanilang ginagalawang mundo. Kaya mga minamahal ko ang kaibigan, kung nararanasan mo ba ang karanasan nito, na parabagang may black hole sa iyong buhay, na walang lalabasan para sa iyo ang message na ito. Dahil hindi ito gaya ng inaakala natin na walang hanggang bilangguan. Dahil kaya nating makalabas sa black hole. Makalabas sa imposible dahil meron pong posible. Merong pag-asa na itinuturo ang banal na kasulatan sa bagay na ito. Kaya kagaya ng kasabihan ng iba, kung may gusto, merong para. Dahil ang kapangyarihan ng iyong iniisip ay malaki ang maiaambag nito sa iyong hinaharap. Alam niyo po ba na ito po yung mga pinagbabatayan ng ating isip? Una, yung ating kapaligiran, yung mga tao, lugar, o mga pangyayari sa ating buhay. Pangalawa, yung tinatawag nating personalidad.
kung positibo ba tayo mag-isip o negatibo ba tayo mag-isip, mapanghinala ba tayo, nagtitiwala tayo, madaldal ba tayo, o tahimik ba tayo. Pangatlo ay yung mga alaala ng ating karanasan o yung ating mga nakaraan. Okay? Meron pong tatlong cases dito. Ano po? Una ay si Morris. Si Morris ay bago siya makipagkita sa ahente ng bahay, ay wala naman siyang balak talagang bumili. Pero dahil sa magalang yung ahente, maganda yung kanyang mga presentation, at magaang offer ng pagbabayad, ay nahimok siya na pag-isipan ang posibilidad na makabili. At nang umuwi siya, iniisip niya sa kanyang sarili at lumipat sa mas malaki at magligtas, mas ligtas na tirahan. May malapit na paaralan para sa mga bata at madaling sumakay, 2 araw lang, at pumirma na siya ng kontrata. So ganun yung naging naging kanyang karanasan, naging paraan ng kanyang pagpili. Ito naman si Eloisa. Si Eloisa ay nakipagkita sa kanyang 2 kaibigan. Nagkakwentuhan sila kung ano yung kanilang karanasan ng kanilang experience ng college life. Masarap yung kanilang kwentuhan. At na-i-compare naman ni Eloisa yung kanyang sarili na napakalayo na niya sa kanyang 2 kaibigan. Ito aking kaibigan ay ang swerte-swerte naman nila. At nagkaroon siya ng kalungkutan sa kanyang naiisip, sa kanyang damdamin. Ano? Hindi niya maipaliwanag kung bakit siya nalulungkot. At narito naman si Victoria. Si Victoria, maganda yung kanyang pakikitungo sa kanyang mga kaibigan, sa lahat, maliban sa kanyang kapatid. Dahil nagtalo sila nito, makaraan lamang ang nakaraang buwan. Hindi sila nag-iimikan. At ayaw niya makipagbati dahil iniinsulto siya nito. At kapag naaalala niya ang kanilang pag-aaway, sumasama ang kanyang loob at hindi siya makatulog. Ibigan ko, iba-iba yung kanilang pamamaraan o iba-iba yung tinatakbo ng kanilang isip. Iba-iba rin yung kanilang naging desisyon. At kung ano yung mga naging desisyon nila, naka-apekto ito sa kung ano ang kanilang nararamdaman. Alam niyo po ba na marami ang may alam kung ano ang dapat gawin kapag nararamdaman nila na masakit pa rin ang ulo? Massage lang yan o uminom lamang yan ng mga gamot na para mawala yung ating saktang ulo. O alam din nila kung parang gawin yung pamamaraan kapag sila'y sinisipon o din naman kayo sumasakit pa rin lang dyan. Pero iilan lamang po yung nakakaalam kapag sila'y nakararanas ng pagkabalisa, pag sila'y nababahala, ninenerbiyos, dismayado, o nayayamot. At ang mga ito'y nakakapagod na kalagayan ng isip na dapat harapin. Alam niyo po ba na si Edmund Hillary ay naakit niya po yung Mount Everest at ang kanyang payo, yung siya po ay nakababa, ang sabi niya. It is not the mountain we conquer, but ourselves. Napakahalaga, mga kaibigan, ng pamamaraan ng ating pag-iisip. Napakahalaga ng ating iniisip kung ano yung ating nararamdaman. At kung ano yung ating nararamdaman, yun yung ating ginagawa pang araw-araw. At kung ano yung ating ginagawa pang araw-araw, naapektuhan po yung ating pong future. Kaya nga, kung meron po tayong bright future, ay nakadepende kung ano po yung ating ginagawa sa kasalukuyan. Okay? So, ang mga tanong ay, paano matutukoy ang mga negatibong kaisipan? Paano mo malalaman kung dadalhin ka nito sa di magandang pagkilos o sa na negatibong lagay ng isipan? Ito po yung mga dapat nating isaalang-alang, mga kapatid. Okay? Katapatan para maiwasan ang mga di tamang isipan, dapat mong sundin ang isang pamumuhay na ginagabayan ng mga prinsipyo
ng pagpapahalaga ng moral, kagaya po ng katapatan. Kung ate pong ma-enhance yung ganyan pong virtue o pagiging loyal, mga minamahal pong kapatid, subukan natin maging loyal muna sa ating Panginoon. Katulad ni Joseph, nang siya po ay naging loyal sa kanyang amo dahil loyal siya sa Diyos. Kaya nga, kapag ikay pinagkatiwalaan, napagkakatiwalaan ka sa maliit, ay mapagkakatiwalaan ka rin sa malaki. Ano pa? Yung ating responsibilidad. Alam niyo po ba na kapag nagtambak-tambak na yung inyong mga gawain, dahil hindi mo nga nagawa yung iyong responsibilidad, ay maaaring makaapekto ito o makapagbigay ito ng stress. Pero kung ate pong iniingatan yung virtue at meron po tayong katangian ng pagiging responsable, ay magkakaroon po tayo, makakasave po tayo sa napakalaking problema sa buhay. Pangatlo ay katarungan, yung tinatawag na justice. Marunong po tayong tumimbang kung ano po yung mga bagay-bagay na dapat timbangin sa ating buhay. Yung respeto sa kapwa. Kapag marunong tayo ng respeto sa ating kapwa, yung hindi tayo mapanghinala, ay makasisave po tayo from troubles. At yung pagiging totoo o yung tinatawag na integridad. Ano po ba yung integridad? Ito po yung tinatawag na integrity traits. Having integrity means you. Yung pagiging buo po natin. Pag sinabing integrity, from the word integers. Pag sinabing integers, hindi po ba kabuuan yun? Yung one whole ay kabuuan. Yung kabuuan mo. Ano-ano ba yung mga yan? Express gratitude when other people help you. Value honesty and openness. Are responsible and accountable for your actions, good and bad. Respect yourself and others around you no matter where you are. Are reliable and trustworthy. Help those in need without sacrificing your own health. Are patient and flexible even when unexpected obstacle show up. At kapag natutunan natin ang mga magandang katangian na ito, mga minamahal kong kapatid, you will be saved from many troubles in your life. Napakaganda na tayo po ay matutulungan nito. At alam niyo po ba na sangayon po sa Mind Health Body Health Handbook researches from David Sobel and Robert Onstein, na ang ating pong immune system ay may mga chemical ang laway ng tao na pumoprotekta laban sa mga infection. Mas epektibo ito sa mga panahong tayo'y masaya at natutuwa kaysa sa mga panahong tayo'y nalulungkot. Yung tinatawag nating mga happy hormones. Okay? Alright. Kaya, sangayon po dito yung cancer, isang grupo ng mga pasyenteng may cancer ang tinuruang mag-isip sa isang positibo at nakapagpapasiglang paraan at gumamit ng mga technique sa pagre-relax. Ipinakita sa pag-aaral na lalong naging aktibo ang mga panlaban ng mga pasyenteng ito kaysa mga pasyenteng hindi binigyan ng mga tagubiling ito. Okay, yung mga pasyente raw na sila po ay naging positibo ay mas sila po yung mga naka-survive sa cancer. Ano po? Sumunod ay yung haba ng buhay. Dahil isang grupo ng mga matatandang nakatira sa Home for the Aged ang binigyang layang gumawa ng maliit na desisyon kung ano ang hapunan, lingguhang panoorin at iba pa. Dahil dito, lumabas na mas masaya at mas kontento sila. Matapos ang isang kalahating taon, mas mababa ng 50% ang indikasyon ng kamatayan sa grupong ito kaysa sa mga hindi nagkaroon ng pagkakataong mag-desisyon. Okay, yung pagiging organized, nakatulong ito upang pumaba yung kanila pong buhay. Sumunod po yung operasyon o yung pagka-opera. Base sa mga datos tungkol sa personalidad, nahati sa dalawang kategorya ang mga pasyente na nagpa-opera sa puso, positibo at negatibo. Ang mga positibo ay mas mabilis na gumagaling. Walang masyadong komplikasyon at mas nakakabalik agad sa normal nilang gawain kaysa sa mga negatibo. Napakahalaga mga kapatid yung pag-iisip ng
positive. Yung pagiging positibo o yung tinatawag na positive thinker. Okay? Kaya, yung pagiging positibong mag-isip ay napakalaking bagay ito sa ating kalusugan. At meron pa pang kabuuan kalusugan. May mga kasali sa pag-aaral na hinilingang maglista ng mga positibo at negatibong pangyayari na maaari nilang makaharap sa susunod na ilang taon. Pagkalipas ng 2 taon, sinuri ang kanilang kalusugan kumpara sa mga negatibo, mas kaunti ang mga naging sintomas ng karamdaman ng mga positibo. Ang tanong, paano tayo makapag-iisip ng positibo? Paano natin matutulungan yung ating mga sarili upang magkaroon po tayo ng malusog na pangangatawan, matulungan ang ating mga pag-iisip? Ang una po nating gagawin, mga minamahal kong kapatid, mga kaibigan, ay yung tinatawag na positibong isipan tungkol sa iyong sarili. Magkaroon ka ng tinatawag na self-worth. Stop comparing yourself to others. Huwag mong ikumpara ang iyong sarili sa mga artista o kilalang tao. Hindi tunay na larawan ang ibinibigay nila. Kilalanin mo ang iyong limitasyon at gumawa ka ng paraan para pagbutihin ang iyong sarili. Huwag mong kalimutan na binigyan diin ang iyong mga ugali at abilidad, tanggihan ang mga isipang nakakasira sa sarili. Dahil sinasabi sa Lucas 21 verse 15, bibigyan ko kayo ng salita at karunungan na hindi malalabanan o matututunan man ng lahat ng sumasalungat sa inyo. Mga kapatid, tayo po ay inilikha na kakaiba ng ating Panginoon. Meron tayong mga sarili-sariling uniqueness. Kaya ilbis na ikumpara mo ang iyong sarili sa iba, mag-concentrate tayo kung ano ang merong positibo sa atin. Kung ano yung meron tayo. At yun yung ating pagyaman. Makatutulong ito para sa ganun ay maisaalang-alang natin kung ano ang ating iniisip sa kasalukuyan. Pangalawa ay yung pagiging positibo sa mga isipan tungkol sa nakaraan. Matutunan nating mag-move on. Hindi mababago yung nakaraan. Dapat nating tanggapin ang mga di magagandang nangyari sa ating buhay. At yun yung tinatawag nating charge to experience. Yun yung mga binayaran mo, malaki yung tuition fee mo para sa yung mga pagkakamali. Upang sa ganun ay hindi na ito maulit sa hinaharap. At ito pa ngayon nagpapatibay sa tao. Kaya huwag nating sisihin yung mga nakaraan natin, yung mga mahirap na sitwasyon ngayon. Wala itong halaga. Ang mahalaga, tayo po ay napatatag nito. Kaya matuto tayong mag-move on. Dahil yung mga matatagumpay na tao, sila man din ay nabuwal. Ngunit sila'y bumangon, mga minamahal kong kapatid. Kaya nga sabi sa Filipos 3:13-14, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Lilimot ko ang mga bagay na nasa likuran at itunutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Matuto tayong tumingin sa kung ano yung mga bagay na hinaharap. Libre yung tinatawag nating mangarap. Mangarap tayo ng mga kabutihan na posibleng mangyari sa atin sa hinaharap. Maging smart tayo. Ito po yung tinatawag na specific, measurable, attainable, at ito ay realistic. At syempre yung time-bound. Maging smart tayo. Kung ano yung ating mga hinahangad sa hinaharap ay magandang ugali po yan. Yung mabuti yung ating tinitignan sa hinaharap. Ano kaya ako after 5 years? Ano kaya ako after 10 years? Ako ay after 10 years ay magiging mabuting tao. Magkakaroon ako ng foundation para sa pagtulong sa mga mahihirap. Ako ito. Ako ay magiging abogado. Ako ay magiging attorney. Yung mga bagay na yan ay magandang alalahanin. Kaysa alalahanin natin, ganito ako nung nakaraan. Ang dami kong pinagdaanan. Ang hirap ng buhay. Kaya kailanman ay hindi ako magiging mayaman. Yung mga ganyang kaisipan, mga minamahal kapatid, ay hindi nakatutulong. Kaya mag-isip tayo ng tama. Maging positibo tayo. Dahil kung anong iniisip natin, ayun ang mangyayari sa buhay natin. Kaya, pwedeng bubugin ang hinaharap.
may impluwensya sa tagumpay mo sa bukas na ipinapakita mo ngayon. Sa pag-iisip ng buong tiwala at pagkakaroon ng pag-asa, tumataas ang tsansang magkaroon tayo ng masayang hinaharap kung positibo ang ating isipan sa mga bagay. Tandaan natin ang sabi ng ating Panginoon sa Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for peace and not for evil, to give you hope and a future. Ang gusto ng ating Panginoon, gusto niya na may future ka. Ang tanong, gusto mo rin ba na meron kang future? O mabibilanggo ka sa iyong nakaraan? Isa pa sa mga dapat nating isaalang-alang sa buhay ay ang positibo mga isipan tungkol sa ating relasyon sa kapaligiran at sa mga tao. Madalas ka bang nanghihinala sa kapwa? Madalas ka bang hindi magtiwala? Madalas ka ba na negatibo ang iniisip mo sa kapwa? Mga minamahal ko kayo, kapag kaganyan ang attitude mo, kapag kaganyan ang iyong iniisip palagi, paano ka makapag-move on? Paano ka makagagawa ng grupong mapagkakatiwalaan? Paano ka nilang masusuportahan? Paano mong mapapasaya yung iyong social aspect? Try mo kayang magsuot ng salamin ng pagpaparaya at obserbahan mo ang nakapaligid sa iyo. Bagamat hindi perfecto ang lahat, pero meron kang makikita magandang bagay at masasayang karanasan mo sa iyong kapwa. Kung madaling husgahan ng tao, dahil sinasabi ng banal na kasulatan, huwag mong tignan ang puwing ng iyong kapwa dahil ang puwing na nasa sa iyo ay baka troso. Sa halip ay respetuhin natin sila at kilalanin natin yung magagandang ginagawa nila. Dahil kapag nag-negative ka sa kanila, maapektuhan na yung relasyon mo sa kanila. Magkakaroon ka na ng gap sa kanila. Maaring hindi mo na sila kausapin, hindi mo na sila batiin, at hindi na magiging maganda ang connection mo sa kanila. Pero, kung pagkakatiwalaan mo sila, katulad ng pagtrato sa iyo ng ating Panginoon, kung pahahalagahan at re-respetihin mo sila, katulad ng pagrespeto sa iyo ng ating Panginoon, magkakaroon ng masayang relasyon. Magsisimula ang magandang samahan dahil sa ating iniisip. Tandaan natin sa ayon sa Philippians 2 verse 3. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourself. Mga minamahal kong kapatid, ito po yung mga hilig ng ating pag-iisip. Umpisahan muna natin yung negative. Hindi maganda ang lahat. Pero yung in a positive way, hindi maganda ang mga nangyayari. Pero pwedeng lumala, pwede pa itong gumanda o lumala. Pangalawa ay wala akong kayang solusyonan. Ang positibo nito ay siguro konting sikap at tiyaga lang at isa-isa ko rin itong malulutas. Ang isa sa mga negatibo ay walang kwento. Walang kwenta yung buhay ko. Pero in a positive way, hindi perfecto ang lahat, pero may magagandang bagay sa buhay. Ang isa sa mga negatibo ay nawawala na sa akin ang pamilya ko. Kunti na silang lumalayo sa akin. Pero in a positive way, kung mabibigyan ako ng kaunting pangmahalagang oras sa aking pamilya, mas mapapabuti ko ang aming relasyon. Mga minamahal ko, ito yung mga halimbawa na pwede mong sabihin. Ipinapasya kong maging masaya. Magiging kontento ako at hindi ko hahayaang manlupay. Sa maliwanag na bahagi, ako titig. Kahit na subukang sirain ng bosko ang aking araw, hindi ko hahayaang maligalig. Ito po yung kapangyarihan ng ating iniisip. Dahil ito po yung plan ng ating Panginoon na dapat nating isaisip. Ngunit, tayo po ay nagre-response sa mga bagay na negatibo na gustong ipahayag sa atin ng tao. Dahil gusto niya na masira ka. Pero ang gusto ng ating Panginoon ay maging masaya. Kaya sa pagkakataon, piliin mo ang
Piliin mo maging positive. Piliin mo ang Diyos. Dahil alam naman natin na kapag ka, ang Diyos ay nasa sa atin, who will be against us? Piliin natin ngayon na maging asaya. Today, I choose to be happy. Meron akong isi-share sa meron akong kaibigan. Ngunit hindi ko na siya papangalanan. Alam niyo ba na itong kaibigan ko na ito ay hindi naman siya mayaman. Sakto lang. Nakakain sila araw-araw. Pero kapag ka bumili pa sila ng mga gamit na may kamahalan, ay maaaring hindi na nila makain o hindi na nila magawang kumain ng tatlong beses sa isang araw. Ibig ko sabihin, kumikita lamang sila ng sakto sa kanilang pagkain araw. Siya ay nag-aaral. At sa kanyang pag-aaral ay mababa lamang yung quiz na nakukuha niya sa tuwing may exam. At nahihiya rin siya na sumagot sa klase. Pero, itong taong ito, pinili niya ang mangarap at sundin ang mga positibong bagay sa kanyang buhay hanggang sa ang taong ito ay isa ng attorney ngayon. Mga minamahal ko, napakahalaga ng iyong iniisip sa kalusugan mo. Napakahalaga na ating umpisahan ang ating buhay sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At tingnan ang Diyos, ang plano ng Diyos sa buhay natin. Dahil ang plano ng Diyos sa buhay natin, gusto niya happy. Gusto niya ay nasa mabuti kang talaga. Dahil special ka sa kanya. Papahintulutan mo ba na ang Panginoon, ang Diyos, ang siyang una sa lahat ng ating buhay. Sabi nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added. Kapag inuna natin ang Panginoon sa ating buhay, pagising natin sa umaga, pag-aralan natin ang kanyang salita, at ating hanapin ang kanyang kaloob, at makikita mo na ang Panginoon ay nasa sa sasamahan kanya, anuman ang iyong pinagdadaanan. Tutulungan kanya na mag-isip ng tama, pumili ng tama kung isa sa alang-alang lang natin ang Panginoon sa ating buhay. Tandaan natin, today, I choose to be happy. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa araw ng ito. Happy Sabbath po sa bawat isa. Tayo po ay magalang na manalangin. Dakila po namin Diyos, marami pong salamat sa pagkakataong na pinahintulutan niyo po kami na mag-aral lang inyo pong salita. Maraming salamat sa mga karunungan bukat sa banal na kasulat na kayo po ang siyang dapat naming lingunin, na kayo po ang siyang dapat naming sundan dahil kayo po ang daan tungo sa aming tagumpay. Magtagumpay man po kami sa sanlibutan ito. Kung wala naman po kami sa aming buhay, ay wala pa rin kabuluhan ng aming buhay. Kaya nga po, tulungan niyo po kami na mag-isip ng positibo habang kami po ay nananampalataya sa inyo. Tulungan niyo po kami na may-apply po ang aming po mga napag-aaralan buha sa inyo pong banal na kasulatan. Dahil tanging sa paggabay lamang na banal na Espiritu ay magagawa po namin ang mga imposibleng bagay. Kaya nga po, tulungan niyo po ang lahat na nakaririnig ng tinig na ito na magtagumpay sang-ayon po sa pamamatnubay ng Holy Spirit. Maranasan po namin ang pamamatnubay ng banal na Espiritu. At mapatawad niyo po kami sa lahat ng aming pong kasalanan na ginawa sa inyo pong harapan. Ito po ang aming itinadalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. To publish your